Hello mga lords, welcome back to my channel. So nandito na naman tayo ulit para sisilip sa Social Blade website. So lagi kong sinasabi na ang Social Blade website ay isang public website na kahit sino pwede mag-open para masilip kung magkano na ang estimated salary ng ating mga iniidolong YouTuber, blogger or influencer. So mga lords, big thank you sa lahat ng mga channel na aking nireview. And then syempre, maraming salamat din sa lahat ng mga supporter nyo na sinusuportahan rin ang aking channel. Kung wala kayo, wala din ang aking channel. So, I wish na lagi kayong safe, ligtas sa mga ginagawa nyo pang-araw-araw, at saka lagi kayong magtagumpay sa inyong mga pangarap. So mga lords, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakiclick mo na subscribe natin. At saka siyempre, pakipost na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa ating video. So ano pa ba ang hihintay natin mga lords? Let's go! So mga lords, yung sisilipin naman nating estimated salary ngayon walang iba kundi sa dalawang maglangga na sina Richel Morales and then Ruel of Malalag. So suportahan natin pareho ang kanilang channel mga lords dahil sila ay parehong charity vlogger at saka Kalingap team member. Siyempre, huwag nyo rin kalimutan na isama na sa pag-support ng aking channel. So unahin natin mga lords yung kay Richel Morales. So si Richel ngayon mayroon na siyang upload videos na 116. And then, mayroon na siyang subscriber na 194,000. So, may video views naman siya ngayon na 11,392,536. And then, yung kanyang country, naka-blank pa. Alam naman natin, mga lords, na isa siyang Pilipina. So, yung channel type naman niya, ganun din, mga lords, naka-blank pa. And then, yung account niya, ginawa ito noong December 30, 2022. So, doon naman sa kanyang total grade, nakakuha siya ng letter B. And then, sa kanyang Social Blade rank naman, nasa 169,801. So, doon naman sa kanyang subscriber rank, nasa 2,127. And then, sa kanyang video views rank naman, nasa 837,325. So, doon naman sa kanyang country rank, mga lords, same pa rin, naka-blank pa. And then, yung channel type rank niya, ganun din, mga lords, naka-blank pa. So, nakita na natin yung kanyang ranking. Silipin naman natin yung kanyang last 30 days na subscriber. So, nakakuha siya dito ng 8K. Ang kinaganda lang dito, mga lords, kasi umangat siya ng 0.0%. Nang ibig sabihin nun, nakamaintain yung akit ng kanyang subscriber kung i-compare natin sa nakaraan niyang buwan. So, doon naman sa kanyang views, mga lords, in the last 30 days, nakakuha siya ng 2.175 views. So, ito ang maganda mga lods kasi umangat ang kanyang percentage dito ng 14.4%. So, ibig sabihin, mas maganda ngayon ang pasok ng kanyang views kung i-compare natin sa nakaraan niyang buwan. So, nakita na natin yung kanyang ranking. Last 30 days subscriber and then yung kanyang views, silipin naman natin yung kanyang daily summary from subscriber, views and then yung kanyang earning. So, sa kanyang subscriber, may apat na araw ako dito nakita na umangat ng tig 1K. Yung mga araw na yon, November 8, nakakuha siya ng 1K. And then, nasundan ulit ng November 11, nakakuha ulit siya ng 1K. Tapos, November 15 ulit, nakakuha siya ng 1K. At saka yung last, November 20. Kaya, ngayon ang kanyang subscriber nasa 194,000. So, doon naman sa kanyang views. So, yung magaganda, titingnan natin dito mga lords. November 7, nakakuha siya dito ng 193,000. And then, pagdating ng November 8, 138,000. So, November 14, 160,000. And then, pagdating ng November 16, 188,000. So, yan ang magagandang views na nakuha ni Richel ngayon mga lods. Pero sinasabi ko, maganda talaga yan kasi ang kanyang percentage nga umangat ng 14.4%. So, doon naman sa kanyang earning mga lods. So, tingnan natin dito yung November 8. Sa kanyang low estimated, nakakuha siya dito ng $35. And then, sa kanyang high estimated naman, nakakuha siya ng $556. So, ang mga yun naman mga lods is daily summary lang. Mas maganda kung silipin natin kung magkano na si doon sa naka-round off talaga mga lods. Para malaman natin kung magkano na talaga ang estimated salary ni Richel Morales dito sa YouTube.
So, unahin natin yung kanyang daily average. So, sa daily subscriber niya, nakakuha siya ng 267. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 72,484. So, doon naman sa kanyang daily low estimated na kanyang earning, nakakuha siya ng $18 sa times natin sa 55. Mayroon siyang 990. And then, sa kanyang daily high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng $290. So, times natin sa 55, mayroon siyang 15,950. So, yan mga lods ang kanyang daily average. So, pupunta naman tayo sa kanyang weekly average. So, sa weekly subscriber, nakakuha siya ng 1.86K. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 507,388. So, doon naman sa kanyang weekly low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $127. So, times natin sa 55, mayroon siyang 6,985. And then, sa kanyang weekly, high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng $2,000. So, times natin sa 55, mayroon siyang 110,000. So, yan naman mga lords ang kanyang weekly average. So, pupunta naman tayo sa kanyang monthly average. So, sa monthly subscriber niya, nakakuha siya ng 8K. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 2,174,517. So, doon naman sa kanyang monthly low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $544. So, times natin sa 55, mayroon siyang 29,920. And then, sa kanyang monthly high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng $8,700. So, times natin sa 55, mayroon siyang 478,500. So, yan naman mga lords ang kanyang monthly average. So, pupunta naman tayo kay Ruel of Malalag. So, si Ruel of Malalag ngayon mga lords, mayroon siyang upload videos na 1,596. And then, mayroon na siyang subscriber na 326,000. So, may video views naman siya ngayon na 71,571,857. So, and then yung kanyang country is PH. So, yung channel type naman niya is People. So, yung account naman niya, ginawa ito noong November 5, 2016. And then, sa kanyang total grade naman, nakakuha din siya ng letter B. So, doon naman sa kanyang social blade rank, nasa 82,637. And then, sa kanyang subscriber rank naman, nasa 1,970. So, doon naman sa kanyang video views rank, nasa 191,138. And then, sa kanyang country rank naman, nasa 698. So, doon naman sa kanyang people rank, nasa 1,474. And then, nakita na natin yung kanyang ranking. Silipin naman natin yung kanyang last 30 days na subscriber. So, nakakuha siya dito ng 10K. Ang hindi lang maganda mga lods kasi bumaba ito ng konti, bumaba ng 9.1%. So, ibig sabihin, medyo bumaba ang pasok ng kanyang subscriber ngayon kung i-compare natin sa nakaraan niyang buwan. So, doon naman sa kanyang views mga lods in the last 30 days, nakakuha siya ng 5.092 M views. So, hindi rin maganda mga lods kasi ang kanyang percentage bumaba rin dito ng 11.6%. So, ibig sabihin, mas bumaba din ang pasok ng kanyang views ngayon kung i-compare natin yung nakaraan niyang buwan. So, nakita na natin yung kanyang ranking, last 30 days subscriber, and then yung kanyang views. Silipin naman natin yung kanyang daily summary from subscriber, views, and then yung kanyang earning. So, sa kanyang subscriber, may nakita ako dito limang araw na umangat ng tigwa 1K. Yung mga araw na yon simula ng November 7, nakakuha siya ng 1K. And then, nasundan ito ng November 9, nakakuha uli siya ng 1K. Tapos, nasundan uli ng November 13, nakakuha uli ng 1K. And then, November 17, 1K ulit. At saka yung last, November 20, nakakuha uli siya ng 1K. Kaya ang kanyang subscriber ngayon, nasa 326,000. So, doon naman sa kanyang views mga lods, titingnan natin yung magaganda rito. Noong November 7, nakakuha siya dito ng 411,000. And then, pagdating naman ng
November 10, nakakuha siya ng 350,000. So, pagdating ng November 13, nakakuha siya ng 357,000. And then, pagdating ng November 16, 420,000. Tsaka pang yung last na medyo maganda pa sa kanya, yung November 18, nakakuha siya dito ng 468,000. Pero sinasabi ko, hindi pa rin ganun kaganda yung mga loans kasi ang kanyang percentage nga bumaba pa ng 11.6%. So doon naman sa kanyang earning mga loans, so tingnan natin dito yung November 7. Sa kanyang low estimated, nakakuha siya dito ng $103. And then sa kanyang high estimated naman, nakakuha siya ng $1,600. So, ang mga yun naman mga loads, daily summary lang, mas maganda kung silipin natin yung naka-round off na from daily, weekly, and monthly para malaman natin kung magkano na ngayon ang estimated salary ni Ruel of Malalag dito sa YouTube. So, unahin natin yung kanyang daily average. So, sa daily subscriber niya mga loads, nakakuha siya ng 334. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 169,747. So, doon naman sa kanyang daily, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $42. So, times natin sa 55, mayroon siyang 2,310. And then, sa kanyang daily, high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng $679. So, times natin sa 55, mayroon siyang 37,345. So yan mga loads naman ang kanyang daily average. So pupunta naman tayo sa kanyang weekly average. So sa weekly subscriber, nakakuha siya dito ng 2.33k. And then sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 1,188,229. So doon naman sa kanyang weekly, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $297. So times natin sa 55, mayroon siyang 16,335. And then, sa kanyang weekly, high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng $4,800. So, times natin sa 55, mayroon siyang 264,000. So, yan naman mga loads ang kanyang weekly average. So, pupunta naman tayo sa kanyang monthly average. So, sa monthly subscriber, nakakuha siya ng 10,000. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 5,092,403. So, doon naman sa kanyang monthly, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $1,300. So, times natin sa 55, mayroon siyang 71,500. And then, sa kanyang monthly, high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng $20,400. So, times natin sa 55, mayroon siyang 1,122,000. So, yan naman mga loads ang kanyang monthly average. And then, yung nababanggit ko rito or nakikita nyo is pawang estimated lamang. Nakabase lang tayo sa social media website. Sa public website na kahit sino pwede makapag-open para malaman kung magkano ang estimated salary ng ating mga iniidolong YouTuber, blogger, or influencer. And then, yung ganap na yan mga loads, laging natutupad yung low estimated kasi nga hindi natin kayang i-demand sa ating mga viewers na huwag mag-skip ng ads. Pero pwede pa rin maging times 2, times 3, or maging times 4 pa yan kapag ang isang vlogger nakapagpa-viral ng kanyang video. Pero mas maganda mga loads para sa maglangga, huwag na kayong mag-skip ng ads. Dahil yan, big help sa kanila mga loads para marami rin silang matutulungan mga kababayan natin na nangangailangan. Pero siyempre, huwag nyo rin kalimutan na huwag nyo na rin i-skip ang ads ng aking video. Big help din yan sa aking munting pangarap. So mga loads, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakiclick nyo muna subscribe natin. And then syempre, pakipost na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa ating video. So maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel at saka magsusuport pa lang. Ingat kayo palagi and God bless. At sa nagabayan kayo lagi ng Panginoon sa ginagawa nyo araw-araw, maging saan man kayo. At maging magtagumpay din sa inyong mga pangarap. So hanggang dito na lang. See you on my next video.